Drag queen! Self-explanatory anong pakiramdaman tayo, dapat nanuwari talaga, ing malala makabaldugan na nini. Base kay Oxford Dictionary, banwang 1388 pa niya binunay ang may gamit ang salitang drag, ang may kikibaldugang abitan or pull something slowly or heavily. Mayakit naman king meto ng article ng Strutter's Library Theater ang may kititulong The History of Drag, mera patay pekamumunang drag bola niyang 1867. Kenny Mickey Aliwa ng kabaldugan ng Amano Antimong impersonation, nungno ko rin mami blas na rin babae at lalaki to impersonate a certain persona. 1920s naman na niya ginamit na nering membro ng LGBTQI+ community ang salitang drag antimong secret language da pauling ng criminalization king Inglaterra. Pangaras na ning 1950s, may gumpisa no ring drag o dress sa grill performances karimiyayaliwang bars king San Francisco, USA. Miras yamo naman hindi king Pilipinas nung nokaran magsimula na ring lalaki mami blas pambabay o ausandang female impersonation. Ating drag scene king Pinas, enemo concentrated king Metro Manila, nunem miras ni Amurin Keti, Pampanga. Kabalen, meet the drag queens of Ballet de Pampanga o BDP. Hilary Liberty, Augusta, Sedusa Hex, Cleo Ampong Serafina Fox. Agpangking drag mother ay Liberty, biruin ka rin ang gagawang proseso ng transformation. Mayigit ko mulang 10 years neng drag queen ay Liberty. So mahirap mag-transform. Maraming sacrifices na kailangan gawin kung gusto mong mapabilis yung transformation. For example, yung mga drag daughters ko, they still look like a man out. Oh, I'm sorry. Hindi, outside of drag, ako, I chose to shave my eyebrows, shave my sideburns, para mas madaling lapatan ng makeup, saka para hindi rin madaling matunaw agad. Ayun, so, outside of drag, I look like a mole rat. Mukha akong dagang, mukha akong dagang walang buhok. So, yun, bukod sa proseso, yung mga bagay na ginagawa mo sa katawan mo para maging compatible siya sa drag, yun mismo mahirap na eh. Ing gagawang dang transformation, metong nemurin kanong form of art. Drag is an art form, no? Isa itong way for artists like us, drag artists like us, to express our inner creativity, our inner selves, through the form of art. And our face as our canvas. Dito namin pinapakita, you know, yung mga inhibitions namin, mga hindi namin malabas noon. No, ngayon, we're now ready to let our freak flags fly. Eya mo naman kano limitado iniki pa mami blast ang timong babae at impersonation. Mas maganda kung makikita na lang drag as parang an all-around performance. Hindi lang kasi about impersonation. Hindi lang siya about comedy. Meron din kasing mga performances na talagang may wow factor talaga na like pwedeng way of singing, dancing. Meron din iba yung mga nagma-magic, di ba? Depende sa kung anong klaseng ako may mga nawawalang body talent parts. kung anong klaseng talent yung gustong ipakita ng isang drag queen. So, message ko siguro sa mga tao is, kumbaga drag is full entertainment siya, hindi lang siya comedy and impersonation. Sumangit na rin karelang makukuling makeup at imalan, eya kano puro glitz and glamour in drag scene. So I was diagnosed with Hunter's something syndrome where partially half of my body, yung mga nerves is na-paralyzed. So parang similar siya into stroke. And it's really challenging because what I do, I perform, I do a lot of things in drag, and of course, it took a toll bago ako tuluyan nakapag-recover and before I was able to really go back to what I want to do. Pero ngayon may mga certain limitations na hindi ako masyadong pwedeng, alam mo yon, yung like before na kung sayaw,
kung matagalang show, hindi ko na kaya yung all-nighter because of that. Bukod ka rin personal na problemang daranasan daring drag queens, maragulya naman ka nung amon karela yung pamaglalaban ni komunidad king pinilirang art form. Yako po yung kaya ko yung talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.